Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, I'm going to share it with you guys kung ano nga ba yung mga foods na pinapakain ko sa baby ko nung nag-start na siya kumain. Nung nag-6 months na siya at hanggang ngayon. Alam ko maraming mommies ang makaka-relate nito, lalo na dun sa mga first-time mom na kagaya ko. So, eto guys, yung unang food na pinapakain ko sa baby ko is yung Cerelac. Ito naman talaga yung kadalasan na pinapakain natin sa baby natin kapag nag-start na sila kumain. Kasi for me, yung Cerelac, madali lang siya i-prepare. Lagyan lang ng boil hot water at i-stir mo lang hanggang ma-smooth siya yung cereal or yung powder. Tapos, antayin lang na lumamig. Tapos, ready na siya ipakain kay baby. So, ayan. Bumili din ako ng iba't ibang flavor para naman matikman niya. So, good thing is, gustong-gusto naman niya. Hindi naman siya namimili. So, ayan. Thankful ako. So, yung next food na pinapakain ko sa baby ko is yung Gerber. Bumili talaga ako ng Gerber para ipatry sa kanya para makatikim din siya noon. At yun nga, gustong-gusto din niya. Pero hindi ko siya sinasanay na pakainin sa Gerber kasi bukod sa mahal, eh, mas gusto ko pa rin na pure yung kinakain niya. What I mean is, fresh yung foods like fresh na gulay at yung prutas na pinapakain ko sa kanya. Kasi for me, yung Gerber kasi is para yung junk foods eh. So, kaya ayun. So, nag-decide ako na magluto at yung pinaka-unang niluto ko para sa baby ko is yung squash. So, ayun. Nagluto ako ng squash hanggang sa nagluto ako ng potato at carrots. A good thing naman is kumakain naman din siya. So, ayan. So, next food na pinapakain ko sa baby ko nung malapit na siya mag 7 months. So, nung nag 7 months na siya, pinaunti-unti ko siyang pinapakain ng rice na may sabaw. Like, for example, yung tinola. O, nilagay ko sa, yung rice nilalagyan ko ng sabaw, tapos may sayote at malunggay. Ayun, good thing is, gustong-gusto niya. Malakas naman siya kumain. Pinapatry ko din siya kumain na yung mga utan, yung sari-sari na gulay na may sabaw na may malunggay. So, ayun, gustong-gusto naman niya. So, tapos, yun nga. Kung anong ulam na meron kaming sabaw, pinapatry ko talaga siya pagkainin nun ng paunti-unti. Yung rice talaga, pinipisa ko talaga yun kasi hindi siya kakain kapag hindi ko pinipisa. So, ayan. So, yung next na pinapakain ko sa kanya is pinapatry ko siya na kumain ng yogurt. So, ayun guys. Gustong-gusto niya talaga yung yogurt. Favorite niya. At yung unang yogurt na pinapakain ko sa kanya is yung Nestle yogurt plain. Yung lasa na parang panis na gatas. So, ayun. Pero siya, gustong-gusto niya talaga nun. So, simula nun, everyday na ako bumili ng yogurt at pinapakain ko sa kanya. So, everyday may stocks talaga siya ng yogurt. Simula nun talaga guys, walang araw na hindi siya kakain ng yogurt. Kasi yun ang gusto ko eh. Yung pang snacks niya or pang dessert. So, ayan. So, next is yung Yakult. Pinapatry ko din siya ng Yakult. Ayun, gustong-gusto din niya yung Yakult. Favorite niya. Tuwing nakikita niya yung Yakult na ibibigay ko sa kanya, talagang parang tatanong siya. So, ayun guys. So, ayun. Gusto ko kasi yung mga pinapatry ko sa kanya, like yung mga yogurt, yung Yakult, gustong-gusto ko talaga na yun yung ipapakain sa kanya. So, ayan.
So, meron din, pinapatry ko din sa kanya yung Dutch milk, yung yogurt milk. Oh, medyo gusto naman niya, pero yun nga, kadalasan yung straw lang yung parang kinakagat niya eh. Pero umiinom naman din siya. So, ayun nga. So, meron din ito, oatmeal, guys. Kumakain din siya. Oatmeal na walang timpla. Yung hindi talaga, wala talagang sugar or milk na inilalagay. Yung kumakain siya. Pinapakain ko lang siya ng oatmeal every time na kung yung mama ko hindi magluluto ng like, yung wala kaming sabaw. Yung fried lang talaga. So, ayun. Nagluluto ako ng oatmeal at yun yung pinapakain ko sa kanya. So, next guys, ngayon lang, kakatry lang din niya itong fresh milk. Gusto din niya, halos ata ng pinapatry ko siya, gustong-gusto niya. Kaya nga, sobrang happy ako guys, kasi hindi ako nahirapan magpakain sa baby ko. Kung ano yung gusto ko ipapakain sa kanya, ay kinakain naman niya. Oh, by the way guys, syempre pinapakain ko din siya ng mga prutas, kaya ng saging, apple, mangga, yung mga ganong prutas. At syempre, malaga pa rin sa baby o sa bata na pakainin sila ng prutas at gulay. I-share ko rin sa inyo guys kung ano yung way ng pagpakain ko sa baby ko. Una, kapag breakfast is Cerelac tapos yogurt. Yung yogurt nga pala guys, yung isang cup is inahati ko siya sa tatlong beses. Sa isang araw, isang yogurt lang ha. So, ayan. Pwede rin isang kainan ng yogurt lang. Yeah. Pero ayoko kasi ng ganun. Kasi mas gusto ko pa rin na mas marami siya makain na mas masistan siya pa. So, ayan. Inahati ko siya sa tatlong beses. Breakfast, lunch, at dinner. Or pwede din nasa snacks na siya sa dinner, wala na, ubos na. So, ayan yung way ko. Sa lunch naman guys, yung pinapakain ko sa kanya, kung anong ulam na meron kami na sabaw, yun din pinapakain ko siya at yun din ang dinner niya. So, sa afternoon naman guys, syempre may snacks naman, diba? Or morning, mamimili lang ako either this Dutch meal or itong Yakult na pinapainom ko sa kanya. So, ayan guys, or ito din, fresh milk, pinapainom ko din sa kanya. So, ayan, depende lang sa kanya kung ano yung gusto niyang inumin. Or depende din sa akin kung ano yung gusto ko ipainom sa kanya. So, ayan. And by the way guys, gusto ko lang i-share din sa inyo kung ano nga ba yung oatmeal na pinapakain ko sa baby ko. So, ito yun. Ito yung oatmeal na pinapakain ko sa baby ko. At gustong-gusto din niya kahit walang sugar or gatas na ilalagay ko is okay lang talaga sa kanya. Plain lang talaga yung pinapakain ko sa kanya. So, depende na rin yun. So, depende na rin yun sa babies nyo kung ano yung gusto niya. So, I think that's all guys. I hope you like my video and thank you for watching. If bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe. And para updated ka lagi sa video ko, please press the bell button. So, thank you guys and salamat sa lahat na nag-support sa akin. So, thank you. God bless. Bye!